Oh, ito na yung bangus na nabili ko. Tamtama lang ang laki, di ba? Siguro, tumitimbang ito ng mga halos 2 pounds. Pinalinis ko na yan doon sa nabilang kong tindahan. Pinalis ko na yung kaliskis. Tignan nyo, oh, makinis na. Lanas siyang kaliskis. Tapos, pinalis na nila yung gills o hasang kung tawagin. Oh, yan, malinis na, oh. So, ngayon, tatanggalin ko na itong mga palikpik na hindi naman kailangan. So, gagamit ako ng gunting para alisin yan. Saan natin dito, oh. Yan. Tapos dito, sa bandang yan. Tapos itong sa likod, medyo malaki-laki ito, eh. Yan, alisin natin yan ganyan, oh. Matigas yan, eh. Hindi naman yan pinakain. Okay. Tapos dito naman sa kabilang side, ganun din. Ito, okay. Gupit dyan. Okay, gupit dito. Okay. Tapos ito. Ito pa, may natira pa. Okay. Okay, malinis na. Ito pa, may kapraso pa dito. Ngayon, ito namang buntot na ating babawasan. Hindi naman natin tatanggalin ang buo yan. Tatabasan lang hanggang dito. Hanggang ganyan, okay? O, ayan. Hindi naman yung kinakain, so kailangan tanggalin. Sa kapag pinirito natin, magkasasakawali. O, ayan, maganda na. So, susunod ay tatanggalin natin yung kanyang laman. Ngayon ay ready na tayo para tanggalin ang laman ng bangos. Una natin gagawin ay babaliin natin ang buto dyan sa may batok. Ganyan. Yun, narinig nyo yun? Yun na. Tapos nyan, dito naman sa may buntot. Babaliin natin ganyan. O yun, baliin na siya. Okay. Ngayon ay tatanggalin na natin ang laman ng bangos by separating the meat from the skin. Tayo gagamit ng hawakan itong sandok na ito dahil wala ako nabili nung spatula. Anyway, ito naman yung ginagamit noong katulad ng mga ginagamit ng ating mga lolo, lola nung unang panahon. So, dapat dahan-dahan lang para hindi mabutas at masira ang kanyang skin. Dahan-dahan ganyan. Susundutin mo. Kita mo yan, oh. Para mahiwalay ang laman sa balat ng bangos. Unti-unti, ganyan. Dahan-dahan. Okay. Hanggang doon sa may buntot. May iwasan din nating masira yung bandang tiyan niya dahil gusto ko maiwan yung taba dyan sa may bunto, sa may tiyan. Dahil yan ang masarap dyan, eh. Okay. So sundot lang sundot. Dahan-dahan hanggang makabot ka doon sa bandang tail section niya. Okay. Ganyan, ganyan. Okay. Tapos doon naman sa kabilang side. So, sa kabilang side ay ganun din ang procedure. Susundutin natin din yan at i-scrape. Dahan-dahan. Ingatan. Although, magugulat kayo kung gaano katibay ang balat ng bangos. Hindi siya basta-basta napupunit o nasisira. So, susundutin natin siya at i-scrape. Dahan-dahan ganyan. Hanggang makarating ka sa may bandang buntot. Yan, dahan-dahan. Importante na makarating ka sa buntot para ma-squeeze out mo ng buo halos ang kanyang laman. O, yan. Ngayon, subukan natin i-squeeze out. O, mukhang fully separated na ang meat from the skin. So, maybe ready na tayo for delivery.
Sana normal at hindi cesarean. Okay, buksan natin to para may dilate siya. Makalabas siya dyan. Okay, ready na ba kayo? Ito na. I-squeeze out natin siya dahan-dahan. Come on, baby. Ayan. Labas na. Konti pa. Konting iri pa. Kung konting iri pa, malapit na yan. Okay, ayan na. Sige pa. Okay. Ayan na, konti na lang. Come on, baby. There you go. Ayan na. It's a boy. Ngayon ay ready na siya para linisin. Alisin natin tong bituka. Ganyan lang. Especially yung updo, kailangan matanggal natin. O yan, natanggal na natin. So ito ngayon ang laman nating iboboil for a few minutes para maging ready for deboning. Na siya magiging palaman ng ating rellenong bangos. Ito namang balat ay ating imamarinate sa toyo at kalamansi. Alisin natin yung mga natira pang dugo. Ganyan. Kasi yan ang malansa dyan eh. So, make sure na wala nang natirang dugo. Okay, mukhang okay na. Malinis na. Tanggalin natin to. Ngayon, itong balat ay imamarinate natin para magkaroon siya ng lasa. Lalagay tayo ng mga 2 tablespoon na toyo. Ganyan. Tapos pipiga natin ng isang lemon. Okay. O pagkatapos natin iluwal at malinis ang ating bangos, papakuluan natin siya for about 5 minutes hanggang maging opaque o maputi na ang kanyang laman para maging ready na siya for deboning. Ngayon, alisin natin yung scum na yan and then yung mga iba pang lansa. Ganyan. Ito pa. Baligtarin rin natin. O, konti pa. Hindi pa siya ganong maputi. Maybe mga 2 minutes pa siguro. At ngayon ay magde-deboning na tayo. Pinaka-enjoyable part ang magtanggal ng tinik. Ngayon ay lulutuin na natin ang filling ng ating rellenong bangos. Lagyan natin ng mantika.
Isa natin ang ating bawang. Sunod natin ang sibuyas. Ating patatas. At ang carrot. Okay, after a few minutes, lagyan natin ng salt, pepper, and sugar. Ating pampalasa. Okay, ngayon, ihalon natin ating kamatis. Ating raisins. Ito naman, green pepper. At simplahan natin ang Worcestershire sauce. Okay. And last but not the least, ating bangos. Okay, sandali lang yan dahil luto na yung ating bangos. Totos lang natin yan para mag-blend ng kanilang mga lasa. Oh, malamig na ang ating filling. Pwede nang haluan ng itlog. Ngayon naman ay ipapalaman na natin dito sa balat ng ating bangos. Puno na ng filling ang ating bangos. Isil na natin ang bandang leeg. Yung iba tinatahi ito. Pero tayo, lagyan na lang natin ng toothpick. Ganyan. Okay? Tapos, lagyan na natin sa dito sa flour. Para ikot ng flour. Yan. Budburan natin ganyan para makot all over. Nilalagyan natin ng flour para hindi siya manikip. O ayan, luto na ang relleno ng bangos ni Grandpa D. Oh, gutom na ba kayo? Kain na! Ito na ang request mo, Gina. Enjoy! Shout out to Efren Pasaw of Gilroy. Gina Pasaw of Gilroy. Don't forget to subscribe. Thanks for watching. It's joke time! Waiter! Bakit may langaw itong arroz caldo ko? Ah! Hello! Sa halagang 5 piso, anong ini-expect mo? Mandok?